Oh, what's up guys? Maraming nagtanong sa akin, maraming nag-request kung paano nga ba daw talaga ayusin yung sensitivity mo sa BR and paano nga ba talaga ayusin yung settings sa BR. So, marami akong nakita mga player or casual player na gumagaya sa mga idol na streamers, sa mga gusto nilang player, ginagaya nila yung mga sensitivity. So, bago tayo mag-start guys is, okay lang ba or recommended ba talaga na kunyari ako, idol nyo na streamer, eh gayahin yung sensitivity ko. Or sa mga idol nyo, sa mga ibang idol nyo streamer, or ibang yung mga idol nyo player, eh gayahin yung mga sensitivity nila. Recommended ba talaga yun guys? So, para saan guys, bago tayo mag-start, hindi recommended na gumaya kayo ng ibang sensitivity. Kaya ngayon, eh papakita ko sa inyo kung paano kayo gagawa na sarili nyo sensitivity. So, bakit ko nasabi na hindi recommended? Kasi guys, nagmamatter lahat sa device, kung anong klaseng device meron ka. So, kung high-end device yung meron ka tulad ng mga iOS, iPhone yan, which is mas mabilis siya mag-register sa lahat, mas smooth siya, yung performance siya mas okay kumpara sa mga saktuang phone lang like Realme, mga ganyan, Poco, or tawag dito, Xiaomi yan. So lahat guys nagmamatter talaga sa phone, kung anong phone na gamit nyo, anong device na gamit nyo, kung low-end ba yan or high-end yan. Kaya yun guys, bago tayo mag-start, sasabihin ko lang sa inyo kung anong gagawin ko. So, i-reset ko lahat ng sensitivity ko, settings ko sa BR. Tapos, unti-unti ko ipapakita sa inyo kung paano ko siya ayusin ng sarili kong sensitivity. So, para mas maging okay din sa inyo, saka mas makuha nyo din talaga yung sinasabi ko na nagmamatter sa device, gagamit ako ng dalawang device. So, isa na dito yung Huawei Nova 5T, saka yung iPhone 12 Pro Max ko. So, papakita ko sa inyo kung ano ba yung adjustment na gagawin ko or may mga adjustment ba? Malaki ba yung adjustment kung iOS ka tapos mag-Android? Malaki ba talaga yung adjustment na gagawin mo or sakto lang? So, yun yung mga dapat nyo abangan. So, unang gagamitin natin guys is yung iPhone 12 Pro Max natin papuntang Huawei para mapakita ko sa inyo kung paano. Plus pala guys, bago tayo magsimula, gumagamit ako ng finger sleeve. So, kung tatanungin niyo ako recommended ba na gumamit kayo ng finger sleeves, yes guys, kasi yung tutorial na to mababaliwala siya kung hindi kayo gumagamit ng finger sleeves, kasi ako mismo nagtuturo gumagamit ng finger sleeves. So kung hindi pa kayo nakaka-try ng finger sleeves or never niyo pa na-try ang finger sleeves, try niyo na tong Tokyo sleeves natin. So available siya sa Shopee, yung link niya ilalagay lang natin diyan sa baba or sa description ng video. So click niyo lang yun guys, order kayo. Basta yun guys, nare-recommend ko lang na gumamit kayo ng finger sleeves kasi malaki talaga yung difference ng hindi gumagamit sa gumagamit. Kaya feeling ko mahirap, kumbaga hindi magtutugma yung tutorial kung hindi kayo gumagamit ng finger sleeves. Ayan, so tara, unahin muna natin sa iPhone 12 Pro Max. So guys, unang-una is settings muna tayo guys ng BR. So ito yung settings ko guys. Ayan, always on nyo yung aim assist guys kasi malaking tulong ng aim assist. So ginagamit ko dito is fixed virtual joystick ito. Ayan, kung nakikita nyo. So ano yung purpose nun guys? Para siyang fixed joystick lang, kaso nga lang kung saan mo malagay yung daliri mo, eh dun mapupunta yung sprint, yung auto sprint yan. Eh kasi minsan kahit na-fixed joystick ako parang minsan di ko na napipindot na maayos. So ganyan. So next naman guys is yung tawag dito. Dito sa ADS guys, explain ko yung ADS. So dati gamit ko hybrid ADS. So ngayon ginagamit ko yung stop to ADS. So etong hybrid ADS guys, kung gusto niyo itanong, combination siya ng lahat. Yan, combination siya ng lahat. So dito sa display left fire button, on lang yan, slide. Slideware while running guys, top crouch while sprinting, yan, ganyan. Tapos always sprint kayo guys para maiwasan nyo yung pag-load yan. Lalo na sa mga shotgun user, or yan, lagi nagsaslide, always sprint kayo guys. Tapos yan lang. Guys, sa sensitivity naman tayo pumunta. So ang gagawin ko guys is reset natin lahat ng sensitivity natin. Paita ko sa inyo na siniro ko lahat yan, speed acceleration ko 0, and 0 natin lahat, camera sensitivity, firing sensitivity, saka gyroscope sensitivity. So yan, papakita ko sa inyo na gagawa talaga tayo ng sarili natin sensitivity. Una muna guys dito sa third person sensitivity. So ito yung pinapang swipe mo yan habang third person ka, yan. So ito yung third person guys, ito yung first person, yan. First person, third person. So, ito yung sinaswipe mo. So, nilagay ko 50. So, yan, makikita nyo. Mabagal, guys. Mabagal yung swipe.
kumbaga matakaw siya sa swipe. Madami kang kailangan i-swipe mo siya ng ano, sobrang swipe mo swipe para mapag-backslide ka. Para sa akin guys, ano bang pinakamaganda or recommended sa sensitivity na third person? Para sa akin 50 to 60. Yan. 50 to 60, bakit? Try natin sa akin 55. Papakita ko sa inyo. Yan, saktuhan lang siya guys, matakaw siya sa swipe. Matakaw siya sa swipe. Pero kasi dito na kumbaga dito muna magagamit yung speed acceleration. So gagamitin natin speed acceleration guys. Explain ko sa inyo bakit mas maganda mag speed acceleration kumpara sa fixed speed. So speed acceleration guys, ito yung pag ini-swipe mo siya na mabilis, dun siya gumagana. So try natin gawing 300. So makikita nyo parang ayan, sobrang dulas. Ayan, mabilis ko. Maliit lang yung swipe ko pero mabilis, kaya gumagana yung speed acceleration. Ayan, sobrang bilis guys, okay, kita nyo. So, paano nga ba makukuha yung sensitivity mo sa speed acceleration? So, ganito ginagawa ko guys. So, try muna natin, try natin sabihin natin 40. Lagyan natin sa 40 or 30, yan. 30. Once na, kumbaga, once na in-swipe mo, sabay 180 degrees siya. Kumbaga, yan, makikita mo dyan. Yan. Kung comfortable ka na dyan, sa 30, yan. Basta nag-180 degrees siya, and tatingin ka dito, tapos pag tinurn mo, titingin siya dito sa kabila. Pwede na yun guys. Yan, parang ganyan. Sa akin kasi guys, comfortable ako sa 85. So, yan na nga yung sensitivity ko, 85. Kasi, yan. Para sa akin, ito yung sakto. Ayan. Pagka-swipe ko, naka 180 degrees na siya. 180 degrees. So, yun yung importante guys. Kahit ilang speed acceleration ba yan, basta makuha nyo yung 180 degrees pag nag-swipe kayo. Tapos comfortable kayo mag-swipe. Hindi yung pilit kayo mag-swipe, basta comfortable kayo. Ayan, tikita nyo guys, comfortable ako. Ayan. So, hindi nyo kailangan ng, ano, ng mataas na sensitivity sa third person. Ang kailangan nyo lang is yung speed acceleration nyo. Yun lang yung ayusin nyo. So, recommended ko dito, 50 to 60. Ayan, 50 to 60 guys. So, yan guys, next naman natin guys is yung sa optics at tactical. So, dito sa FPP nyo, kung ano yung third person nyo, yun lang din lagay nyo. So, lagay natin 55. Yan, 55 yung sensitivity ko. Ito yung kailangan nyo tandaan guys, sa camera sensitivity at firing sensitivity, dapat magkaparehas yung optics at tactical sensitivity nyo. Bakit guys? Explain ko sa inyo. So, kunyari, lagyan natin ng 107 dito. Ay, 100. Yan, 100 yung sensitivity nyo. So, ayan, camera sensitivity kasi guys, gumagana lang siya pag yan, in-scope mo, sabay in-swipe mo ganyan. Pero once na nag-fire ka na, or ayan, fin-arm mo na yung baril mo, hindi na siya gagana. Ayan. Ayan, so, kumbaga, dapat kailangan para sila ng, ano, ng firing sensitivity mo. Kasi kunyari, 200 yung nilagay mo dito sa firing sensitivity mo. Ayan, 200 kunyari. Ayan, 200 nilagay mo sa optics ng firing sensitivity mo, pati ng tactical. Ganito mangyayari guys. Ayan, pagka-scope mo, sabi bumaril ka, ayan, sobrang dulas. Ayan, kunyari, ganyan lang. Ito, tututok mo pa lang sa kalaban, sabi bumaril ka, sobrang dulas. So, magkakaroon ng conflict. Kaya kailangan, pares lang yung sensitivity mo ng optics at tactical sa firing at camera sensitivity. So, kung 100 dyan, 100 lang din dito para hindi ka mahirapan. Saka kung hindi sila mag-contradict, ganyan. Hindi ka mahirapan mag-control ng recoil. So, yun yung sekreto dun, guys. Yan. Dali lang, guys. Diba? Kunyari, pag scope mo, pares pa rin yung sensitivity. Hindi siya pa iba-iba. Ayan. So, yun, guys. Yun lang na may importante dun sa firing sensitivity at camera sensitivity. Magkapares lang dapat yung ano nyo, yung optics saka tactical. Yun lang yung kailangan nyo tandaan. Saka yung sa speed acceleration saka third person. Yan. Yun lang kailangan nyo tandaan sa sensitivity na yun. So, dito sa mga 3 times, 4 times, 6 times, 8 times, kayo na bahala dito saka sa sniper. Kumbaga kung ano na talaga yung gamay nyo. Ayan. So, sa gyro naman tayo next guys. And guys, so yan na, sa gyro na tayo ngayon guys, naayos ko na yung sensitivity ko, yan, inayos ko na yung sarili kong sensitivity, ito na yung sensitivity ko, tapos gusto ko lang sabihin sa inyo guys, yung optics pala, yan yung iron sight, yung tactical scope, yan yung red, yan yung optics guys, yung iron sight, yan, tapos yung tactical, yun yung red dot, so dito na tayo ngayon sa gyro, so sa gyroscope, ano nga ba yung una kong ginawa, so unang-una kong ginawa sa gyroscope, first
first week ko sa gyroscope, ang unang-una ko ginawa is inon ko tong right fire button fixed perspective. Yan. So bakit, guys? Kasi marami sa inyo confused kung swipe ba ang gagamitin or gyroscope. So etong third person, guys, ginawa ko nung una parang 50 to 80 lang siya, ranging lang siya ng 50 to 80 para hindi siya masyado malog. Yan, ganyan lang. Kita nyo, hindi siya masyado malog. So di ko muna siya pinansin, hinayaan ko lang siya muna para naglaro lang ako. Ganito lang hawak ko sa phone ko, so mag-swipe pa rin ako. Yung slide ko, swipe pa rin gamit ko. So di ko siya pinansin, yan, 50 lang. Hanggang sa tinasan ko siya ng tinasan kasi nasanay na ako. So yan, 50 lang muna yan dyan sa third person. Next naman is sa FPP, ganun lang din, 50 lang din. So dito tayo magkakatalo sa optics, sa tactical. So ginawa ko, ganun din, 50 to 80, pero ang ginawa ko ata nung una is 65. Yan, 65 ako. So 65. So bakit ko inon yung so punta tayo sa settings ulit dito sa basic. So bakit ko inon tong right fire button fix? Kasi guys, once na inon mo yan, guys, kahit anong gawin mo dito, kahit anong swipe mo, hindi gagalaw. So ang dami dun kasi na ako confuse yung mga yung mga nagagyro, yung bago pala mag-gyro. Yan, pag tinanggal mo yan, yan, guys, pag ina-ADS mo, gumagalaw din siya. So parang naka-confuse sila kung gyro ba gagamitin nila or itong swipe nung ADS. So ang gagawin nyo dyan, guys, off nyo muna siya for 1 week. Ay, on nyo siya for 1 week. Yan. So ang gagamitin nyo lang is pure gyro. So kahit anong swipe nyo, ay kahit anong dyan, anong swipe nyo sa ADS nyo, hindi gagana yan. So gyro lang gagamitin nyo for 1 week. And then kung kaya nyo na siya, pwede nyo siyang gawing combination. Maganda rin yung combination pag mababa yung sensitivity nyo. Bakit, guys? Kasi kita nyo to, mababa yung sensitivity ko. I-off na natin yan. So maganda siya pag may mga snowboard yan. Parang tulong na rin siya. Diba, nakakatulong siya. Pinagsasabay ko. So yun lang naman, guys. I-on nyo lang siya for 1 week para matuto kayo sa sa gyro. So ang mangyayari na lang dun, guys, pag di pa kayo nakontento, ang gagawin nyo, tataasan nyo siya ng unti-unti. Parang tigli lima. Laging tigli lima ang taas nyo, guys. Kunyari, 65, gagawin nyong 70. 70, gagawin nyo 75. Tigli lima lang lagi yung adjustment nyo, guys. So next natin, guys, gagamitin natin isang phone. Tatry kong gumawa ng sarili kong sensitivity dun. Yung Huawei na Nova 5T. So yun, guys, next natin is yung sa Huawei 5T. Tatry ko siya gamitin, gagawa ko siya sa sensitivity ko. So kuha lang muna tayo ng bala. So reset natin siya lahat, guys. Yan, reset natin lahat. Pati gyro, guys, re-reset natin. Yan, so nireset na natin. Uy. So yan, guys, nireset na natin. Ayusin natin dito muna sa So sabihin natin 60 to, 60. Tatry muna natin 60. Kung okay ba siya. So 60. Yan, medyo okay yung 60, guys. So madulas na siya, guys. Madulas na siya para sa akin kasi may speed acceleration pa siya. So madulas na siya. Yan, pag swipe ko, nag 180 na siya. So siguro mababa na lang yung gagamitin kong speed acceleration dito. So 60 dito, okay na. So ay sabihin natin, bigyan natin siya ng parang 50 na speed acceleration. Ayan, guys, so parang na siya, parang iOS na siya. Kasi nga mas malaking screen ko, maliit yung device. Yun din pala, guys, maliit yung device. So kung mas maliit yung device, may sensitivity yung gagamitin kasi nga maliit yung screen. Ayan, so ito, nakuha ko na siya. 180 degrees na siya pag nag-swipe ako. Ayan, sumusobra pa nga, guys. So kailangan pa natin siya bawasan. Sumusobra siya. Gawin natin 40. Ayan. 180 na siya, guys. So sa naman tayo, guys, sa firing saka sa optics, yun lang yung pinaka importante, guys, speed acceleration saka sa third person. So gagayain nyo na lang sa FPP nyo, 16 mo na rin yan. So dito naman tayo sa pangalawang importante, yung optics saka yung tactical. So try natin gawing siguro dito mababa, 85. Try natin 85.
Kasi magagayro naman tayo eh. So 85, 85 pareho. Pati na sa firing. Yan, 85. So try natin. Uy. Nakahon yung ano nyo. Yan. Try natin. Ayan, mas okay siya guys. So 85 okay na to para sa akin. Okay na yung swipe. Saktuan lang siya. Hindi siya ganun kadulas. Hindi siya ganun kababa. So 85 okay na siya sa akin. Ayan, 85 okay na yan. So ayusin ko na lang siya. 60 lahat, 60, sabay 85 dyan. Ayusin ko na lang, pati sniper. So dito naman tayo sa gyroscope guys. Gyroscope, try natin ng ano. So, ang gyroscope ko sa iOS is 140. Try natin ng 140 dito. So, masyado ba siya mababa or masyado ba siya mataas? Masyado siya mababa guys. So, yan, napapansin nyo. Mas matakaw sa, ano, sa turn. So, kailangan natin siya taasan. So, yun lang yung ano natin guys. Para, pag ano naman, third person ginagawa ko, 10-10 yung dagdag ko. So, try natin ng 150. Pwede man ba mag ano? Kaya na ba mag flick? So kulang pa rin. Para sa akin kulang pa rin. So try ko sa 160. So ginagaya ko talaga yung ano guys ha. Kinukuha ko talaga yung sarili kong sensitivity. Kumbaga iba lang sila kasi nga ano to Android. Try natin. Ayan guys, okay na tong ano. Okay na tong ano. 160. Ayan, okay na siya. So 160 guys, 140 sa iOS, tas 160 dito sa Android. So try naman natin sa optics. So ang optics ko dun is parang 100. Try natin ng 100 na optics. Sa tactical. So 160 yan, 160 din to. Basta guys, lagi lang magkapareho yung third person sa FPP nyo. Yan ang mga lagi nyo tatandaan. So try natin 100 guys. Ayan guys, masyado naman siyang ano, masyado siyang madulas guys. So babaan natin ngayon. Masyado naman madulas yung 100. So babaan natin siya. Kasi nga mas maliit yung cellphone. Kaya mas madulas. Yan. So 90 guys. Ito na yung sensitivity ko. Yan. Yan guys, so ito, nakuha na natin sensitivity natin sa Android. So yun, pwede na ako maglaro dito, pwede rin ako maglaro dun. Nang ano, hindi ako nag-aalangan yung gumalaw. Yan o, kung kuha yung galaw. Parang ano, same device lang gamit ko. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa tutorial natin. And kung may natutunan kayo guys, subscribe na kayo sa channel natin para gumawa pa ako ng more tutorial videos. And share nyo na rin siya sa lahat ng friends nyo nagko-codem, naghahanap ng gyro tutorial at kung paano gumawa na sarili sa sensitivity nila. So alam ko guys, naging inactive ako sa YouTube channel ko and sa live streaming ko last month. Kaya ngayong buwan guys, mag-grind tayo. Lahat ng tutorial na pwede ko ituro sa inyo, lahat ng nalaman ko about sa codem, gagawa natin ang tutorial yan. Or share ko tuwing live stream. So huwag nyo kalimutan guys na mag-subscribe sa YouTube channel natin. And visit kayo sa live stream ko, search nyo lang Tokyo Gaming sa Facebook. Yun lang guys, maraming salamat and love you all.